I'm Gwendolyn Fordial, proudly representing the Philippines! Iba ang dating ni Gwendolyn Fordial paglapag niya sa India for Miss World 2024. Kung titignan niyo nga naman, no, ang gaganda ng ipinapasuot sa kanya. Kaya nga nakuha niya yung mga atensyon ng mga Latino kasi mukha daw siyang expensive model. Pasok din sa mga fast track events si Gwendolyn. Unahin natin yung head-to-head, no? So, hindi man niya nakuha yung top 5, pero at least siya ang isa sa mga 25 candidates na napili. And then, pumunta naman tayo sa may sports, no? So, isa din siya sa mga napili. And nagagalak tayo kasi unti-unti talagang para pinapatunayan ni Gwendolyn na hindi dapat siyang idedma ng mga pageant fans. Disclaimer lang ha, hindi po tayo nag-over-expect or over-hype. Bali, binubuhos kasi natin yung ating suporta para kay Pilipinas, Gwendolyn Fornyol, kasi malay nyo nga naman, naka-align pala ang stars sa kanya nang hindi natin alam. Sigurado kasing may magsasabi na, ayan ka na naman, nag-hype-hype ka, tapos kapag hindi nakuha, nagre-reklamo-reklamo, mga ganun na kataga. And I am expecting na ganun ang magiging comments. Pag-usapan natin yung advocacy na parte ng Beauty with a Purpose para kay Gwendolyn Fornyol. Masasabi ko na super legit yung advocacy niya. It's because even hindi pa siya ipinapanganak, andyan na yan, yung advocacy na yan. So, naging instrumento ang ERDA, yan yung institution na nagpo-provide ng free education, scholarship grants para sa mga kabataan. At it happens to be na isa ang nanay ni Gwendolyn sa mga recipients. So, nagkaroon ng grant or suporta para sa nanay niya para magkaroon ng degree and to become a successful woman someday. And in which nga, nag-succeed siya, no, sa kanyang mga pangarap. And ngayon, na ipinanganak na niya si Gwendolyn. So, it is about time para kay Gwendolyn na to bring back kung ano yung suporta na ginawa para sa kanyang pamilya. So, sa pagkapanalo niya sa Miss World Philippines organization, andyan na yung kanyang pinopromote na advocacy, no? Hindi yung katulad sa mga ibang candidates na biglang nagkaroon ng advocacy, no? Just because gusto nilang sumali, gusto nilang maging beauty queen. Kasi isa din yung pagkakaroon ng advocacy as a requirement para masabi mo na legit yung pagsali nila. Pero dito kasi, kasama na talaga yung family ni Gwendolyn Fornyol, yung kanyang nanay, na-interview yung kanyang nanay, and at the same time, yung mga bagong henerasyon ng mga kapuspalad ng mga kabataan ang nabigyan ng oportunidad ng ERDA ng mga suporta, no? So, para sa akin, isa ito sa mga pinaka, parang, alam mo yun, tagus sa puso talaga na ma-witness mo na ipropromote niya as part of her campaign sa Miss World 2024. Balikan natin yung kanyang styling. So, mapapa-wow ka talaga, no? Kasi ang daming nakapansin sa mga wardrobes na ginagamit ni Gwendolyn Fornyol, pati na rin yung kanyang styling. At ito yung isa sa mga sinasabi nila. Very expensive looking. Napaka-linis, napaka-alta, ayan, alta pero pa-humble effect. Tapos, ang gaganda ng bihis sa kanya, no? Kaya kudos sa mga styling niya, stylists niya, tapos yung mga makeup artist na alam niyo yon, nagko-compliment talaga yung ayos niya, tapos yung sinusuot niya. Kaya naman all eyes on her sa mga isa siya sa mga sinusubaybayan ng mga Latino pageant fans, tapos yung mga ibang pageant fans dito sa Asia. Kasi nga, no, kakaiba yung ayos niya. Tapos kapag itatabi mo daw si Gwendolyn Fornyol sa mga ibang candidates, lutang siya. I mean, kapansin-pansin talaga yung itsura niya, no? Yung ayos niya, yung aura niya, as compared sa mga katabi niya. Kaya, ang masasabi ko dito is, sana consistent yung ganitong styling kasi ang ganda ng parang resulta kung sino man yung nag-i-style sa kanya at bumibihis. Ito naman yung mob star, yung partial and unofficial result ng mga votings ng candidate sa Miss World. Kasi meron yan bearing, if I'm not mistaken, na kapag ikaw yung top 1 sa voting, there's a chance na mapapasok ka automatically sa semifinals.
And makikita nyo dito, Indonesia ang nangunguna. So, grabe yung suporta kay Indonesia, no? Kasi makikita nyo, number one siya. So, ang Pilipinas, asan kaya, no? Kasi nga, di ba? Kahit na di kalibre yung mga candidates ang pinupunta natin sa Miss World, ang dami pa rin talaga yung mga surprise winners na unpredictable talaga. Kumbaga, hindi natin ina-expect kung sino talaga yung mananalo sa Miss World. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo sa una pa lang na it's okay to support but wag muna tayo mag-over-expect para hindi tayo masaktan sa huli. What are the possible chances of Gwendolyn Forniol sa Miss World 2024? Since very unpredictable ang Miss World, happy na ako kapag nakapasok na siya sa first cut. Basta ang importante, hindi tayo ligwak ngayong taon. So para sa akin, happy naman na ako kasi may napatunayan naman siya. With or without placement, marami na siyang natulungan ng mga kabataan, no? So ipinagpapatuloy pa rin niya yung kanyang beauty with a purpose, yung kanyang advocacy, tapos yun talaga yung nagpakulay sa kanyang background, personal background. Kasi nga, kasama yung mama niya sa paghulma sa kanyang identity, with or without Miss World. Ayan. So, happy na ako kung ano man yung magiging placement sa kanya, pero syempre, mas magiging bonus pa kapag e-entra siya sa top 10, top 5, runner-up, o kaya winner. So, kapag yung stars naka-align sa kanya, edi naka-align sa kanya, pero kapag hindi, edi wala na tayong magagawa. Nakatakda yan sa tamang tao para sa kukoronahang Miss World this year. Kaya, win or lose, panalo pa rin si Gwendolyn Forniol. Kasi nga, nanalo siya sa Miss World Philippines 2024. Kung nagpe-pray si Gwendolyn Forniol, nagpe-pray din tayo para sa kanya. Kasi nga, ngayon na talaga yung totoong laban niya for Miss World. And hindi na ipinospone. And sana hindi na naman ipospone, no? Katulad ng last time. So, this year, I hope na kahit na hindi man siya manalo or hindi siya pala rin na manalo sa Miss World, at least nakapagbigay tayo ng support sa kanya. So, eto na guys ha. Hindi tayo dapat nag-over-expect kasi mahirap talagang masaktan. Pero, happy na tayo basta makapasok lang siya sa quarterfinals o kaya semifinals. Bonus na rin talaga, so uulitin ko ulit na mag-runner-up siya o kaya sa top 10 kasi marami na talaga siyang napatunayan. Kaya ang importante na gagawin natin is follow nyo na lang ako sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan po. Kasi malaking tulong na ito para sa akin bilang isang content creator. Siyempre, follow nyo rin ako sa social media accounts ko, YT, TikTok, Facebook, Twitter. Ayan. So, that's it guys. Thank you for listening to me. And sana may natutunan din kayo dito sa presentation ko for Gwendolyn Forniol's chances for Miss World 2024. And good luck, Pilipinas!